بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Maraming salamat po unang-una sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tagapaglikha, at sa lahat ng mga viewers na nakikinig ngayon at nanonood. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po sa katangian ng impyerno. Kung kanina natalakay natin ang katangian ng paraiso, ngayon naman ay tatalakayin natin ang katangian ng impyerno. Kahit maikli lang, basta't sulit, may laman. So, insya'Allah, bubuksan ang alang ating pangunawa at maintindihan natin ang mga tinatalakay natin at mga nababanggit natin. So, insya'Allah, dalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo po ay bibigyan niya ng gabay. At alhamdulillah, ang katangian ng impyerno ay ito'y detalyado. Katulad ng nabanggit natin kanina sa paraiso, napaka-detalyado talaga ang aral ng Islam. Kumpleto. Dahil kung ano nga ang dumating na revelasyon galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay talagang hindi na dinagdagan, hindi na binabawasan, kundi inaral na lang at isinasabuhay. At ito nga ang topic natin ngayon ay ang katangian ng impyerno. Sa impyerno, kung ang paraiso mayroong 8 katangian, sa impyerno naman ay mayroong tinatawag na 7. 7 katangian. Na ang unang katangian ng impyerno ay tinatawag ito na Jahannam. So ang Jahannam, ito ay nabanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Katulad na lamang sa Suratul Bayna, binanggit niya na innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. So ibig sabihin, tunay na mga hindi mananampalataya, hindi mga niniwala, mga Hudyo at mga Kristiyano, sila ay mga nagmusyrik, sila ay mga nagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay mapupunta sa apoy ng impyerno, Jahannam. Pangalawa ay ang tinatawag na Dathil Lahab. Dathil Lahab, ito ay binanggit din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Ito ay pangalawa. Una ang Jahannam, pangalawa ay ang Dathil Lahab. Pangatlo ay ang Sa'ir. Ang Sa'ir ay pangatlo. Ang pangapat ay Hutama. Ito yung tinatawag na Hutama. Ang panglima ay Sakhar. Ang panganim ay Jahim. Ang pangpito ay Hawiyah. Ito ay mga nabanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa loob ng banal na Quran. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi siya nagbabanggit maliban na lamang na ito ay binigyan niya ng patibay o ebidensya na ito talaga ay tunay na kanyang winika mula sa kanyang sinasabi doon sa propeta. So, ang propeta Muhammad ay siyang huling propeta na pinaratingan ng mensahe nito upang makarating sa atin ang aral na ang impyerno ay mayroong 7 katangian. Binanggit natin kanina, una ang Jahannam, ang Dathil Lahab, ang Sa'ir, ang Hutama, ang Sakhar, ang Jahim, at saka Hawiya. Ito ay 7. Kaya nga, kailangan natin na paniwalaan sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbigay siya ng revelasyon na kanina nabanggit natin ang Suratul Bayna na sinabi doon sa pinakamalapit na kahulugan, katotohanan silang mga hindi naniniwala, mga angka ng mga kasulatan, Hudyo o Kristiyano, sila ay mga hindi naniniwala at sila pa ay nagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mapasa kanila ang impyernong apoy. Dahil sinamba nila ang Diyos-Diyosan. Bakit nasabi natin Diyos-Diyosan? Alam natin na ang sinasamba ng iba bukod sa Islam ay gawa sa kathang isip lang, gawa sa kanilang kamay, gawa sa kanilang haka-haka. Kaya wala silang matibay na ebidensya kung sino ang Diyos na kanilang dapat sasambahin. At isa pa, ang Diyos, ito ay katawagan, hindi ito pangalan. Ang Diyos ay katawagan. Magiging God ito sa English at magiging Ginoo ito sa Bisaya. Kaya pwede rin siyang tawagin Panginoon, katawagan. Magiging Lord naman ito sa English at magiging Ginoo din siya sa Bisaya. So ito ay mga katawagan. Kaya hindi po pwede na sabihin na meron tayong Diyos tapos hindi natin nakilala. Dapat makilala natin ang ating tunay na Diyos. So si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dito nagsabi siya sa Quran na mayroong 7 katangian ng impyerno. Kaya ngayon,
Atin itong susuriin ngayon ang pangalan ng mga impyerno. Na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 70 verse 15 ng Suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij, katotohanan iyan ang lumalagablab na apoy sa impyerno. Itong tinatawag na Dhati Lahab. Dhati Lahab, ito ay mga naglalagablab sa apoy sa impyerno. At meron naman siyang binanggit dito sa tinatawag na Sa'ir. Mababasa natin sa Quran sa chapter 4 verse 55 ng Quran. Sa'ir, ang pangalan ng katangian ng impyerno. Sa'ir, sinabi ng Allah, sa pagkahulugan at sapat na sa impyerno ang nasusunog sa apoy na Sa'ir. May Sa'ir ang tinatawag dito, Sa'ir. At doon naman sa ika-apat, yung Hutama, doon dito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang pagsala, tiyak na itatapon siya doon sa dumudurog na lumuluray ng lahat ng bagay. Ito yung mababasa natin sa Suratul Humasa. At mababasa natin sa chapter 104 verse 4 ng Quran. Ang Sakhar naman, ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, sa madaling panahon siya ay aking itatapon sa napakainit na apoy na impyerno. Ito yung natawag na Sakhar. Na mababasa natin sa chapter 74 verse 26 ng Quran sa Suratul Mudathir. Na ito ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Sakhar. At sa number 6 naman, ito tinatawag na Jahim. Yung Jahim, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, ito ay matinding apoy sa iyong mga naglilinaw naligaw ang landas. Patunay sa kanila ay ang matinding apoy sa iyong mga naligaw ng landas. Ito ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tinatawag na Jahim. At itong number 7 sa Hawiya. Ang Hawiya, ito ay nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sura ng chapter 101 verse 8 hanggang 9 sa Al-Qari'ah. Ah, tinatawag na Hawiya. So ang itong binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakahulugan sa suratul Al-Qari'ah, Qari'ah, ngunit ang sinuman na ang sukat ng kabutihan ay magaan, ang magiging tirahan ay sa kailaliman ng apoy ng impyerno, na tinatawag na Qari'ah. So yan ay napakalupit na nabanggit sa mga mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, na pitong katangian na nilalaman ng mga tao doon na titirahan doon sa impyerno. So ito ay papasa kanila ang mga tao na ito sa mga lahat ng mga mujrimin, mga dalimun, mga lumalabag sa katotohanan. At sila ay mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Para sa kanila ito ipinapangako. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay makatarungan. Nagbigay siya ng mensahe para atin itong pagtibayan na ito ay daan papuntang saan? Daan papuntang pagkaligaw. At ito naman ay daan papuntang paraiso. Kaya nga, ang daan papuntang paraiso, hindi masyado magasto. Ang gagawin mo ay magtiis ka lang dito sa mundo at hanapin mo ang katotohanan para malaman mo na ang tinatahak mo ay nasa tamang landas. Kaya ang pangalan ng reliyon ay Islam. Dahil bakit? Dahil ang Islam, ito ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa dakilang tagapaglikha. Kaya ang mga tao dito ay mapayapa. Hindi sila gumagawa ng mga anuman na paglabag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit yung iba na hindi nakakaunawa ay iniiba nila ito ang pakahulugan. Subalit malalaman natin yan sa kung saan ang mga Muslim na maramihan. So dito sa gitnang silangan, dito ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga propeta. Kaya dito natin malaman kung ano ba ang reliyon na makatotohanan. Kaya hindi magsabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng impyerno sa kabilang buhay ay mayroong pitong katangian na wala itong basihan. At kaya natin paniniwalaan ito dahil bakit? Ito ay nirebel niya, wahi, revelasyon, galing sa kanya, ipinadala kay Anghel Gabriel na iparating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya alhamdulillah nakarating sa atin ang tamang aral. At sa sinuman ang gusto sa paraiso ay layuan niya ang mga ipinagbabawal ng Diyos. At kung gusto man ang paraiso ay sambahin niya ang kanyang tunay na tagapaglikha. Ang tagapaglikha natin, siya ay nagmamay-ari ng kalangitan at kalupaan. May-ari ng paraiso at saka impyerno. So, sino ba tayo para hindi sumamba sa kanya? Bakit kailangan pa natin kumuha ng Diyos na iba? Kaya, ito ang inihanda niya.
na pitong katangian na itong impyerno sa lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, ipapakita niya sa atin sa Yom El Kiyama, sa Day of Judgment. Kaya mag-ingat tayo, kailangan natin na manampalataya, kailangan natin maniwala sa Islam, kailangan mo pang maniwala para dito sa mundo ay magtagumpay ka hanggang sa kabilang buhay. Kaya hindi natin pwede na gawin ang ating sarili na opinion, dahil yun ang nangyari sa karamihan ngayon, sarili ng opinion, sariling desisyon, walang matibay na ebidensya, nagkaroon ng otak-otak na relihiyon, dahil bukas makalawa kapag ang tinayo mong paniniwala at pananampalataya ay sarili mo lang opinion, yun nagkakaroon ng sikta-sikta ang relihiyon. Kaya insyaallah, naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan niya tayo ng pag-unawa hinggil dito sa pitong katangian ng impyerno na ito. Wayadun billah, naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa parusa na ito. At dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang igabay at pagtibayin niya at bigyan niya ng kapayapaan ng ating buhay. At insyaallah, darating ang panahon na tayong lahat ay magkasama-sama sa iisang landas. At dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala naway kanyang ibigay sa atin ang paraiso na kanyang ipinapangako, at ilayo niya tayo sa impyerno na kanyang ipinapangako din sa lahat ng mga taong gumagawa ng kasalanan, sumasamba sa mga diyos-diyosan at walang pananampalataya. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.